guys, magandang umaga. Magandang umaga sa mga sa inyo mga katropa. Ito Hyundai Elantra 1.6. Palyado yung makina, palyado. Ngayon, i-diagnose natin. Start muna natin yung makina. Siapos button. Ayan. Engine installing siya. Wala siyang check engine na, walang check engine, pero engine palyado, okay. Ipakita ko sa inyo yung ano. Palyado na yung nakatropa ngayon. Hanapin natin yung problema. Basta natin ito. Pag-inan natin dito. Palyado. Ngayon, ano sa suspect mo yung problema ng engine palyado mo? Bakit pumapalya? Okay. Ngayon, titikin natin. First step, matitikin natin yung sa kuryente. Titikin natin. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano tikin yung sa mga hindi pa nakakalam, sa mga sasakyan dyan na gustong sila na lang ang gumawa ng sasakyan nila o mag-diagnose ng sasakyan nila. Ngayon, ganito ang paraan ng pag-diagnose nyan. Una natin titignan yung coil. Ano to eh, suspect dito, kuryente, suspect ko lang kuryente ah. Ayan natin, ayan natin sa isa. Ayan. Naninig po yung makina, palyado, pwede siyang mamatay kapag sobrang lalana ng problema niya. Ngayon, check natin. Tropa, papakita ko sa inyo kung paano nyo i-diagnose yung ignition coil ninyo. Ignition coil isa-isa na umaandar yung makina para ma-detect natin kung alin yung cylinder na pumapalya o nagmi-misfire. Ngayon, itong number 1, tingnan natin. Ibig sabihin na, pagka ganyan po yung andar ng makina, kapag ganyan, nagre-respond siya. Tingnan, huhugutin ko ah. Huhugutin ko yan. Nagbabago yung andar niya. Ibig sabihin, nagre-response. Ibig sabihin, meron siyang kuryente. Tingnan natin itong number 2. Wala, naririnig mo. Meron siyang kuryente. Ayan, okay. Ibig sabihin, nag-work yung 1 and 2. Ngayon sa number 3 tayo. Number 3 tayo. Ayan, nagbabago. Ibig sabihin, nag-work. Nagbabibrate yung engine. Ibig sabihin niya function. Nagpa-function yung coil. Ngayon sa number 4 tayo. Tingnan nyo ah. Ayan, hugot na yan. Mataas na yung pagkakahugot niya. Wala pa rin kuryente na lumalabas. Lumalabas na kuryente, wala. Okay? Ibig sabihin, itong number 4 na coil, hindi na nag-work. Hindi na siya nag-work kasi walang response. Okay? Ngayon, hugutin natin ha. Number 4.
Ayun, papatay muna natin yung makina at papalitan natin ng coil para makasigurado tayo na ano. Pero sure na number 4 na 'yon. Problema. So nga pala, tsaka yung mileage niya is 96,000, malapit na sa 100 kilometers. So, yan po. Patay muna natin. Tapos punta ulit tayo dito sa harap. Tayo sa harap. Ngayon, uhugutin ko to. Yan. Tapos uhugutin ko tong number 3. Yan. Ngayon, yan, hinugot ko sakit. Mga katropa, hinugot ko sakit. Yan. Ito number 4. Ito number 3. Ngayon, pagpapalitan natin. Yan, dito. Number 4. Ito yung number 3. Okay. Nakita nyo, pinagpalit ko. Yan. Ito yung number 3. Ito yung number 4. Ngayon, pagpapalitan ko yan. Yung number 3, ilalagay ko sa number 4. Okay. Sasaksak ko yung wire. Yan. Number 4, lalagay ko sa number 3. Okay. Sasaksak ko yung wire. Yan. Tusok natin. Maayos. Okay. Yan. Nakaano na maayos. Ngayon, pinagpalit ko sila mga katropa. Ngayon, start natin. Start natin yung sakyan. Okay. Wala pa rin check engine. So, pag walang check engine, ibig sabihin, hindi pa malala yung pagkaka yung problema niya. Yung pagka-misfire niya, hindi pa masyadong detection. Ibig sabihin, hindi pa siya namamatay yung makina. Pwede pang i-drive. Kaya, wala pang check engine. Pag may check engine na yan, iba na yan. Mamamatayan ka na lagi dyan. Ito hindi pa. Okay. Ngayon pupunta tayo ulit dito. Ngayon, huwag na natin galawin yung number 1 at number 2 kasi sigurado na tayong okay yan eh. Ngayon, yung number 3 kanina, okay, di ba? Nagre-respond. Ngayon, tignan natin. Pinagpalit ko yan. Walang respond. Ayan, no? Walang respond. Mataas na yan. Sinugod ko na ng mataas. Wala pa rin kuryente na tumatalon. Sabi nga, tumatalon. Ngayon, yung number 4. Nagre-respond na yan. Kanina hindi nagre-respond. Kanina hindi ko pinagpapalit. Ayan, oh. Nagre-respond. Ayan. Oh, ayan. Naririnig yung tunog. Ibig sabihin, meron na siyang kuryente. So, pinagpalit ko yung number 4 ito. Ito yung number 3. So, napunta sa number 3 yung problema. Ibig sabihin, coil yung problema. Excuse me. Yun lang kasimple mag-diagnose ng ano guys, mga katropa, yung merong sasakyan na ganyan yung injector, mga injector na siya, ganyan. Ay mga ignition coil na, sorry. Ganyan po yung ano, yung pag-check ng, pang-simpleng pag-check, minor na minor. Pag-check sa engine na palyado, pero umaandar siya, pero palyado lang ng konti. Ibig sabihin, yung problema niya, either coil, or spark plug. Kung lahat naman yan ay nag-working, may response lahat. Halimbawa, lahat to merong response. Apat. Hinugot mo ganyan, lahat may response. So, pupunta ka na ngayon sa spark plug. Spark plug na yung ano mo, yung i-check mo. Sigurado nasa spark plug yung problema. Alin dun sa apat na yan, isa yung may problema. So, ngayon, tayo dito sa loob. Ngayon, 96,395 kilometer na siya. Malamang, hindi pa napapalitan ng spark plug. So, isasama na nating papalitan ng spark plug yan. Tsaka, siyempre, ayaw naman natin na magkaroon sa susunod ng ano. Pero kung sarili natin sasakyan, pwede natin palitan yung isang ano lang, isang coil lang para makatipid. Ngayon, siyempre, ayaw nating magkaroon ng bulilya. So, pagkapalit natin ng coil, ngayon, ire-request natin na palitan yung apat na coil tsaka apat na spark plug para
walang maging bulilyaso. Nandun naman tayo po, pwede naman nating i-request na isa lang. Pero sa akin, dahil yung customer ayaw ko na magkaroon ng bulilyaso or ayaw ko na magkaroon ng back job sa mga susunod na araw, linggo o buwan na ganyan pa rin yung problema, so didesisyonan ko na papalitan ng apat na coil tsaka apat na spark plug para quality yung gawa natin at sigurado tayo na walang back job dun sa ginawa natin, dun sa ginawa nating portion na coil at spark plug. Ngayon po, balik ulit tayo sa engine. Sa mga ano pala, sa may mga distributor, ganun din yan, apat din yan. Apat din yan. Malalaman natin din kung alin yung pumapalya na cylinder. Ganun din yung gagawin natin. Huhugutin din natin isa-isa, titingnan natin yung current. Kapag walang current yung example distributor, walang current yung isang wire. Halimbawa, number 3 pa rin yung walang current sa distributor. Walang current. So, kailangan nyo nang i-check yung distributor nyo. Dahil distributor yung nag-distribute ng current papunta sa spark plug. Dito naman, walang current yung coil. Yung nagbibigay ng current, yung coil. Kukuha lang siya ng signal sa ECU. Yan, mga ECU. Yan. Diyan manggagaling yung supply niya, signal lahat papunta dyan sa coil para siya mag-work. Ganyan naman sa ano, sa coil. Sa distributor, pag walang signal yung isang high tension wire nyo, kahit anong check nyo, manual, check, ganyan, walang current, yung problema nyo nasa distributor. Ngayon, ito nga, papalitan na natin ng apat na spark plug tsaka apat na coil para sa kasasabi ko lang, mga tropa, para safe yung gawa natin. Para safe din yung may-ari sa susunod na lalakbay niya, travel niya, wala siya maging abirya. Kasi, merong ibang ano, nagpalit tayo ng isang coil. Kasi para pareho ng edad yung mga coil na yan eh. Okay, nagpalit tayo ng yung sira nito isa. Susunod na buwan, pumalya ulit, nasira na naman yung isa. So ganun, abala. Abala sa may-ari. Kaya desisyonan ko na palitan ko ng apat na coil na bago, original spark plug, original, para walang maging aberya sa mga susunod yung ating engine. Yan, palyado pa rin ito, walang function yan. Ayan, nakahugot na yan, no? Hindi nagre-response yung engine, normal na normal pa rin, ganun pa rin yung ano nya, pagkapalya nya, hindi nagre-response, nakahugot na yan. Ito, pag nagre-respond kasi, iaangat mo lang ng konti yan. Ayan o, respond na siya. Diba? Ibig sabihin gumagana. Okay? Mga katropa, susunod na lang natin na abangan nyo yung part 2 sa pagpalit ng ignition coil tsaka spark plug. Tignan natin yung magiging resulta kung ganun pa rin ba o bumalik na sa normal yung andar ng engine. Palyado, yan o, nararamdaman ko rito. Pero wala siyang check engine. Wala siyang misfire na nade-detect. Yan. Talagang walang-wala na. Kaya mga katropa, abangan natin sa susunod na video yung part 2 ng ating troubleshooting. Okay? Maraming salamat po. Huwag niyong kakalimutan na i-subscribe, i-like, i-share, at hit ang ating notification bell para sa susunod na video ay ma-update kayo. Okay? Mga katropa, maraming salamat.